Hi guys, good morning. Welcome back to my kusina again. Ngayon naman guys, ang aking menu ay magmamarinate ako ng pork chop para pang ihaw mamaya. So ito ang aking mga kailanganin. Ito yung tatlong pork chop ko na aking imamarinate. At ang aking apat na drumstick. So ngayon, akin muna silang imarinate for about 3 hours. So mayroon akong garlic, ayan, naka hiwaan ako ng garlic ko para pang lagay ko. At mayroon akong Sprite. Ang aking Sprite ay 1 cup. Yan akin lang ilagay diyan, 1 cup. At kasama na yung sugar, 1 teaspoon of sugar dito na tinunaw ko sa Sprite. So, ayan lang. Ito naman yung marinate mix na nabibili natin sa bote, yung marinate mix, ayan. So, ihahalo ko lang dyan. At ang aking soy sauce. So, ang nakalagay dito sa soy sauce ay 1/4 cup. 1/4 cup ang ating soy sauce. So, ihahalo lang natin silang lahat. Ang mga liquid natin na pang-marinate. Hahaloin lang natin. Ayan, haluin lang natin ng mabuti para matunaw naman yung sugar na linagay ko. At may vinegar na 1 tablespoon yung vinegar. So, ngayon guys, ay ilalagay ko na yung ito. Ayan, ilalagay ko yung pork chop. Huwag na lang natin tanggalin yung dulo kasi iihaw naman. So, ilalagay ko lang siya na paganyan. Ayan. Okay. At sa gilid, ilalagay ko naman yung chicken para isa lang ang pagmarinate nila. Kasi pareha lang naman yung timpla nila. Ilagay ko yung chicken. At akin naman, ibubuhos dito ang aking sauce na minix pang marinate niya. Ayan. Okay. So, ibababad ko lang siya guys ng katulad ng 3 hours. So, ngayon, ang oras ngayon ay 12 pa, so mag-iihaw tayo bandang 4 o'clock, so more than 3 hours talaga siya. So, ayan lang. Ayan. So, aking ibubuhos lahat ng natira pang sauce. Ayan. Ayan. So, pwede din natin guys, balik-baliktarin ito. Pag nag-marinate tayo, pwede din natin ganyanin para manuot talaga yung kanyang sauce dito sa ating laman ng ating karne. So, ito guys, pagkatapos mamaya, saka ko palalagyan ng mga powder na katulad nitong barbecue. Yan, barbecue powder. So, mamaya pa yan pag ready na silang ihaw. Yan, yan. Lalagyan ko yan mamaya ng ganito ng salt and black pepper. Yan, mamaya yan pag kinuha ko na sila dito, pag tinanggal ko na sa aking pagka-marinate. So, yan lang po muna sa ngayon. After 3 hours, ayan ay pwede na natin silang
iihaw. Ayan po, isit aside ko muna. Ilagay ko muna ulit sa ref for about 3 hours. So after 4 hours, ay ready na natin lagyan ng barbecue powder. So akin na siyang lalagyan. Ayan, isprinkle lang natin guys, isa-isa. Sasahin natin silang isprinkle na ng barbecue powder. Pwede din tayong gumamit ng brush para talaga pantay yung pagkalagay niya. So so, ito na guys, ang nakaready ko ng lagayan ng aking pork chop. Okay. So, isa pa, uli. Patuloy na nating lalagyan ng powder ng barbecue powder. So, atin lang i-brush para manuot siya sa ilalim. Okay. Sa kabilang side na naman. So, ito nga pala guys, kaya ko linagay siya dito sa isang dish, baking dish, para atin muna siyang itinderize bago siya ilagay sa charcoal o kaya sa apoy sa uling para sure tayo na malambot at medyo luto talaga, lutong luto talaga siya pati ang ilalim, hindi sunog. So ihahanay lang natin ang paganyan. Ayan, ayan siya nakahanay. Ayan, isa uli. Okay, patuloy lang natin lalagyan at ibabrush. So, ito guys ay mayroon akong chicken at saka pork. So, ngayon, since na-tenderize ko sila muna bago ko ilapag sa uling, sa charcoal, ay akin muna silang pagsasamahin dito. Ayan, pagsasamahin ko lang dyan. At tatakpan natin ng aluminum foil. So, ayan, ready na siya guys na i-tenderize. So, tatakpan ko lang siya ng aluminum foil dito. Okay, ayan. Ready na siya. Tenderize lang natin ng mga about 10 minutes. So, ayan muna guys. Maghahanda muna ako ng uling sa ngayon para akin itong i-tenderize. At bago yan, tatakpan ko muna siya ng oil dito sa taas para
medyo kumulo siya. Okay. So, ready na siya guys para ating tenderize doon sa ating uling. Okay. So, ayan. Ayan siya. Isa-isahin natin lapag dyan. Ngayon, hindi pa mainit. So, pwede pa natin kamayin. Okay. Ayan. Isa-isahin natin na. Lapag muna. At okay. So, the chicken, I will going to put behind. Okay, ilapag muna natin sila dyan ng okay, let's put here. So yeah. Okay. So now ay atin na muna silang i-close. Yan, isira lang natin at ating babalikan na pagkatapos mga 5 minutes atin na naman silang titingnan. Ayan. Okay. So, ayan lang muna guys. So, ayan guys, after 5 minutes, ayan, medyo ano na siya, mamula-mula na siya, pero hindi pa siya luto talaga. So, mahina lang ang ating apoy guys, dapat mahina lang talaga ang ating uling, hindi masyadong malakas, para naman hindi siya sunog. Talagang maluluto siya at siyempre atin siyang isisira. Ayan siya. Isisira yan siya. Ayan. Isisira natin para maluto siya sa init dyan sa loob. Kaya maganda pag nakasira ang ating pag-iihaw at nang maluto talaga ng husto. Katulad yan guys. Oh. Isisira ko ng ganyan. Ayan. Nakasira siya ng ganyan. So ganyan ang hitsura niya. O na. Ayan. Nakasira siya. Ayan. Nakasira siya. Yan, okay, nakasira siya at titingnan ko mamaya uli after 3 minutes. So, ayan guys, nakita nyo? Nakita nyo siya, usok na usok talaga siya guys, ha? Umuusok siya ng husto. So, akin lang siya munang. Akin lang muna siyang titingnan guys. Oh, ayan, nakita nyo? So, masyado siyang mausok talaga. Ayan, umausok siya ng husto. Yan. Yan ang magandang... ang init talaga niya ay nasa loob. Nasa loob ang kanyang init. Kaya masyado siyang na-in-in siya. Hindi siya biglaan na pagkaluto. In-in lang siya guys. Ini-in-in lang natin siya. Huwag nating bibiglain sa pagdami ng apoy kasi hilaw pa pero sunog na siya. So ito ay akin lang munang ini-in-in ang ganyan pa sinisirado ko lang siya para masyado siyang ma-in-in bago siya talaga matusta. So, titingnan ko lang siya guys ulit. Ayan. So, nagdagdag rin pala ako ng ano guys? Nagdagdag ako ng hotdog. Ayan, nagdagdag ako ng hotdog. So, akin ulit siya isisira. Para siya ay ma-in-in talaga siya ng husto. So habang naghihintay ako guys, ay dito lang muna ako kasi nag-iihaw kami sa malayo sa bahay, dito sa likod lang ng bahay. So hihintay natin guys habang ini-in-in siya ng husto. Kumbaga huwag natin biglain ang kanyang pagkaluto. Hihintayin muna natin siya na ma-in-in at yung mga taba niya, ay mahulog, kumbaga tumulo ang taba ng ating pork chop at saka yung manok. At hindi naman yan masusunog kasi yung uling niya ay nasa baba lang siya, malayo sa karne. Yan. So guys, bago ako tapos mamaya sa aking sana sa mga baguhan dito sa aking channel, please guys, paki-like naman at saka paki-subscribe ang aking channel. At saka paki-kalimbang all na lang guys. Salamat sa inyo guys. Hanggang mamaya uli pag luto na siya.
Yan guys, titingnan natin uli. Atin lang bubuksan uli ang ating ihawan. Ayan ang apoy niya. Ayan siya, hindi natin makita masyado ang apo ang ano kasi umuusok. So, ayan lang. Yan, kita nyo guys, maganda ang kanyang kulay. Hindi siya sunog. Ayan, hindi siya sunog. So, kung marami kang iihawin, ayan, may bakanti pa. Pwede pang lagyan uli ng ano, isa pang grilling. Ayan siya. Okay, bina. Kahit umaapoy-apoy doon sa ilalim, pero naman ito ay nakatakip sa ilalim. Kaya wala siyang problema. Ayan. Okay, so ayan, tinakpan ko uli. Yun. Halos isang oras na siya. Ayan, namula-mula na yung kulay niya kasi halos ay isang oras na siya na, ayan, yung hotdog nga, luto na. Kasi halos isang oras na siya nasa loob ng ating ihawan, guys. So, yung ano, yung hotdog, medyo luto na siya. Ang chicken, ay una talagang maluto yung mga chicken. Ayan, okay. Yung hotdog talaga luto na siya, ayan. Atin na siyang, ayan, okay lang. Wala naman siyang ano dito. Wala na naman siyang ano dyan. Apoy dyan. So, okay, ayan na. Maganda na yung kanyang kulay talaga. Yung likod niya ay, okay, ayan. Hilantayin lang natin na mamula siya. Ayan. So, hindi siya umaapoy, guys. Hindi siya umaapoy. Kailangan lang ganyan para tumulo ang mga mantika ng baboy, ng pork chop. So, atin uling isisirado. Isisirado ulit natin yung ating ihawan. Okay, ayan, isirado natin. Okay, so isirado lang. Hintayin ulit natin na maluto. Guys, atin na siya uling lalagay sa ating baking pan para atin na siya. Ayan, yummy yummy, wow. Okay, ayan siya. Okay, pati hotdog. Ang hotdog naman, lutong luto na yan. Mayroon ba naman isang oras siya? Dalawang oras na pati hotdog, ayan. Okay. So, ayan na guys, ang ating finished product ng inihaw. Ayan, yummy yummy. Yan ang ating inihaw ngayon, chicken at saka pork chop. Okay, so salamat guys. Thank you, thank you. So, ayan guys, ang ating finished product ng ating inihaw. Ayan, ang hotdog at saka yung pork chop. Ayan siya. Ang ganda ng kulay. Hindi siya sunog. So, kailangan lang nating ganun na mahina lang ang apoy, guys. Kahit dalawang oras natin inihaw, pero talaga namang makakain mo siya ng husto dahil hindi siya sunog. Tama lang ang pagkaluto niya. At yung taba niya ay na-drain talaga siya. Yes. Please. Ayan na guys, ang chicken din. Ayan na, pina-in-in ko rin kasi ang chicken para sure na ako na wala talagang hilaw sa bandang gitna. So ngayon, ayan na yung chicken at saka yan, ang chicken na ating inihaw at saka yung drumstick, pork chop at saka chicken drumstick. Ayan po guys. Thank you guys sa panonood sa akin. Hanggang sa sunod ko uli na pagluluto guys. Ayan, sa tuwing nagluluto ako ay aking Eva Vlog. Thank you guys sa pagsubaybay sa aking channel at sa mga bago lang dyan.
na nakatukla sa aking channel, please subscribe naman at saka like. Thank you so much.